Good day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. So sa araw na to, ang pag-usapan naman po natin ay yung tinatawag na proximity. Bago po ang lahat, shoutout nga pala kay Eddie Reyes, ayun yung magaling kong kaibigan sa larangan ng electronics. Sir, so ngayon po ay pag-usapan po natin yung tinatawag na proximity sensor. Ito po yung nagsisense ng metal. So, ang didiscuss ko po ay yung nagsisense po ng metal. So, at ito ay i-connection natin sa either relay or magnetic contactor. At the same time, lalagyan po natin to ng pinatawag na counter. Pwedeng digital counter, pwedeng analog counter. At isang bulb na indicator na kapag nadaanan yung proximity ng metal, automatic iilaw yung bulb at the same time, magka-count yung ating counter. So, ito po yung unang diagram natin ng tinatawag na proximity sensor natin. Meron po tayong tinatawag na PNP, saka meron tayong tinatawag na NPA, NPN. Inductive Proximity Sensor Pin Out. So, PNP muna po tayo. So, may light indicator dito sa gilid. Yung black natin, ayun ang supply natin. At rather brown, yung black naman ay positive signal out. Ibig sabihin, dito lalabas yung voltage. So, dito naman ikukonekta yung load. Yung kulay blue natin, siya yung magsisilbing negative supply. So, positive dito, negative doon. So, ang lalabas dito ay positive out kung tawagin natin. So, dito sila papasok yung kuryente sa loob pag may na-detect na metal. Pag NPN naman, may indicator pa rin, andito po yung load natin. So, itong brown natin ang positive, yung black naman natin ay yun ang negative signal out. So, yung blue ay negative supply. Negative dito, so positive dito. So, ang didikit naman, pag dumaan yung metal dito, dadaan sa negative yung signal out niya. Kaya, iilaw o gagana yung load natin. At ang supply voltage na itong dalawa na to ay 6 volts up to 36 volts. So, pero usually, yung ginagamit natin na power supply, kung available yung 24, 24, kung available yung 12 volts, 12 volts yung gagamitin natin. Ito po yung kabuuan na wiring diagram na tinatawag natin counter circuit using inductive proximity sensor, magnetic sensor. So, meron po tayong ditong metal object, 6 to 36 volts. Pero ang ginamit kong power supply dito ay 12 volts at ang relay na gagamitin ko dito ay 12 volts. Pero ang counter ko, analog counter, saka bulb ko ay naka-parallel dahil 220 pareho sila. So, ang DC lang natin ay proximity, yung power supply natin, saka to. So, 12 volts, 12 volts, 12 volts na rin ang magiging supply natin. Okay, so unahin na natin yung negative voltage natin. Sa power supply natin, yung negative, pupunta muna sa relay natin. At pupunta yung isa dito naman sa negative na kulay blue ng proximity natin. Then, of course, yung positive voltage natin pupunta sa supply ng positive ng brown terminal. At pag may dumaan na object, lalabas yung kuryente papunta dito kasi siya yung signal out. Pupunta ngayon yung supply voltage dito. Kaya every time na merong lalapit o didikit na metal, magka-count yan, masusupplyan to, yung normally open natin, mag-close. At yung close natin, mag-open. Ibig sabihin, pag nag-close to, papasok yung line 1, pupunta doon, nakapasok na dito, so bibilang yung counter, at the same time, iilaw yung bombilla natin. Ito yung kabuang diagram ng kinatawag nating proximity. Okay, so dumako na tayo sa actual natin. Ito yung actual. Ito yung tinatawag nating proximity sensor. So ito ay inilalagay sa mga machine, sa mga gilid, na kapag may dumaan na isang object dito, ay madedetect niya. So, ito naman yung power supply ko. So,
Ito na yung mga latest na power supply. Medyo maliliit na kasi SMPS na. So, ito ay 12 volts. At the same time, meron akong relay na 12 volts. Meron naman akong 220 na bulb at yung ating counter. Kaya makikita nyo yung counter natin, no? 00. So, ayan, 00. So, kaya makikita natin mamaya yan. So, ready na tayo. So, i-on natin to. Ayun, umilaw na dito sa gilid ko yung ating power supply. Ayun. So, ibig sabihin, gumagana na. So, ito na yung ating proximity sensor natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ito po yung metal object natin na kapag dumaan dito sa ating proximity sensor, automatic na didetect niya. Nagka-count. So, ang analog digital analog counter ko ay 220, yung bulb natin 220 rin. Ang relay ko at yung power supply, of course, ay pinareho ko na silang 12 volts. Nag-combine na ang electronics at electrical. Kaya kung tawagin na natin to ay parte na to ng industrial motor control or industrial electronics. So, muli po. Okay, so pakitignan natin kung ilan na yung na-count nito. 42. 42 yung ating counter. Salamat ulit po sa inyong lahat at sa inyong pagtitiwala at panonood ng aking YouTube. So, at sana po ay hindi kayo magsawa. Like, share, comments, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng video na aking gagawin. Ingat po lagi. Iwasan po natin na magagalak yan sa labas. Maraming salamat po. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!